Welcome sa part 5 ng ating CADECIMO Circuit Simulator video tutorial. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagbuo at pag-simulate ng reversing single phase motor or forward reverse control ng single phase motor. Ang circuit na buuin natin ay applicable sa single voltage na capacitor start motor or capacitor start, capacitor run motor. So, ito ay hindi pwede sa dual voltage na single phase motor. Dahil sa dual voltage na single phase motor, dalawa ang kanyang main winding or running winding, tsaka isang coil naman para sa auxiliary. So, ang kanyang auxiliary ay naka-parallel sa isang coil ng main winding. So, iba ang magiging connection diagram ng dual voltage na capacitor start motor. Sa three-phase motor, para bumaligtad yung ikot ng motor, kailan papalitin lamang ang koneksyon ng dalawang phase nito. So, ito yung ating 3-phase motor. Ito yung tatlong phase. Para mag-reverse ang kanyang ikot, pabaligtarin lang natin ang alin sa dalawang linya na ito. So, pwedeng line 1 saka line 2 yung ating pagpalitin. O kaya line 2 saka line 3. Or line 1 saka line 3. So, ganun lang kasimple ang pag-reverse ng ikot ng 3-phase motor. Sa permanent split capacitor motor naman, ito yung mga ginagamit sa mga washing machine. Para mabaligtad ang ikot ng motor, ito ay depende kung saan saan ang palo ng switch sa magkabilang dulo ng ating kapasitor. So, sa permanent split na kapasitor motor, ang winding ng running saka yung auxiliary or start winding ay parehas ang kanyang coil. So, identical ang coil. So, magre-reverse ito depende kung saan naka-series yung kapasitor. So, halimbawa, naka-forward tayo. So, ang mangyari niyan, ang ating kapasitor ay naka-series dito sa A na winding. Okay? So, pag nireverse natin ang switch, so dito naman siya ngayon nakaseries sa B. So, ganon kasimple yung pag-reverse ng permanent split capacitor type na single phase motor. Sa capacitor start motor naman, o capacitor start, capacitor run motor, para mag-reverse ang ikot nito, kailangan baligtarin natin ang connection alinman sa main winding or auxiliary winding. So, halimbawa, ito ngayon ang ating main winding or running winding. Ito naman yung auxiliary or start na winding. So, sa auxiliary, nakaseries ang ating capacitor saka centrifugal switch. So, para bumaligtad ng ikot nito, kung halimbawa nakapirme sa ating main winding, ito ang ating babaligtad rin. So, ganito ang mangyayari. So, ang ating main winding, ganun pa rin ang kanyang connection. Dito sa line na to, nandito ang T1, saka sa line na ito ang T2. Ngayon,
Ang auxiliary winding ay nabaligtad. So, ito ngayon, ang T6 natin, dito ngayon kukuha. Tapos, ang T5 naman ay dito sa linya nito. Halimbawa, ito yung ating face or yung live natin. Dito kukuha yung ating T6 saka sa halimbawa kung ito yung neutral natin, dito kukuha yung T5. So, baligtad dito. Okay? So, ito yung ating circuit para sa reversible na single phase capacitor start motor, single voltage. So ang marking ng ating single phase motor, ito yung kung ikukumpara natin ang European or IEC kumpara sa American or NEMA standard, U1 ito yung T1. Saka ang U2 ito yung T4. Ito yung main na winding. Ito namang Zito, ito yung equivalent niya yung T5. Saka yung B1 ito yung T8. Ito naman yung winding para sa auxiliary or starting winding. So ito yung kwan, ito yung sa American standard, ito yung main winding natin 1 saka 4, saka yung auxiliary natin ito yung 5, tapos naka-series yung capacitor at centrifugal switch labas sa number 8. So ang standard na rotation 1 saka 8 sa line A. So itong 1 saka 8 kapares. Tapos sa line B naman yung 4 saka 5. Ngayon pag nireverse natin, as is yung sa line A, as is yung 1. Pero ang 5 ngayon ang ipapares natin mula sa auxiliary. Ngayon sa line B naman, as is yung 4 mula sa main winding. Tapos sa auxiliary naman 8 ngayon ang ating ipapares sa number 4. So ang binaligtad natin yung connection ng auxiliary. So subukan natin gawin yung kanyang circuit saka simulate natin. Okay. So, yung CADISIMO natin na software, ang password nito ay 4962. Okay? So, ito na yon. Buo na dati. Buray natin para pakita natin kung paano natin buuin mula sa ating mga component at hanggang sa masimulate natin. So, maglagay tayo ng power supply, line saka neutral. Okay, tapos circuit breaker. Okay, 2-pole na circuit breaker. Okay, tapos 3-pole contactor, isa para sa forward saka isa para sa reverse. Ito yung reverse. Okay, ngayon ang ating motor single phase. Ito yung single phase na motor. So maraming klaseng motor dito, merong single phase din ito na walang kapasitor. So, dalawang lead lang ang lumabas. So, hindi natin ito pwedeng i-reverse. So, ito dahil
meron siyang auxiliary na terminal, pwede natin baligtad. So take note pala dito sa CADISIMO na yung sa catalog nila, itong motor medyo mali yung labeling nito. Kasi itong U1, dapat ang pares nito ay U2. Okay, tsaka ito namang U2 tsaka V2, dapat ito ay V1. Tsaka ito naman yung Z2. Okay. So, U1 equal to, palitan natin para may tama natin sa standard. Okay. So, U2 dapat ay B1. Ito yung makikita natin sa terminal mismo ng motor. Okay. So, kung titingnan nyo yung terminal ng motor, ganito yon. Okay? So, yan. Ito yung main winding natin, U1 saka U2. Saka ito naman yung ating auxiliary. Auxiliary natin ay actually Z1 saka Z2. Ngayon, nakaseries ito sa starting capacitor. Tapos, pupunta sa centrifugal switch natin. Ngayon, ito yung ating running winding. Okay? So, ito yung clockwise direction. Halimbawa, forward reverse, forward rotation. Kung titingnan nyo yung ito yung ating shorting bar sa mga terminals. So, ganyan yung kanyang posisyon. So, ang ating face ay nakakabit sa U1 tsaka B1. Okay? So, itong ating coil, ito yung V1 natin nasa line, tsaka yung Z2 naman nasa neutral, pati yung U2. Ngayon, pag gusto natin i-reverse, dapat ang kanyang shorting bar dito, lilipat natin sa ganitong posisyon. So, dito tayo ngayon maglalagay ng supply. So, ito yung line natin. So, yung ating main winding, ang line, nasa U1 pa rin. Saka yung U2, nasa neutral pa rin. So, kagaya nito, U1 line, U2 nasa neutral. So, ganun pa rin ang connection ng main winding. Ngayon, ang nagbago ay ang auxiliary. So, dito, ang auxiliary natin, ang Z2 nasa nakakabit sa neutral. Dito naman, ang Z2 natin ngayon, nakakabit sa line. Okay? So, ang V1 naman, nasa neutral ngayon. Dati, ang V1 natin nasa line. So, ganito ang pagpapalit ng rotation ng motor doon sa terminal, sa kanyang terminal box. So, ngayon, kung gagamitan natin ng magnetic contactor na forward reverse, tatanggalin natin itong mga bar na ito. So, hindi na natin ito kailangan. Ito mismo, ang itong mga terminal leads na ito, ito na mismo yung dadalhin natin doon sa contacts ng ating magnetic contactor. So, tuloy natin yung pagbuo ng ating power circuit. Okay? So, tama ngayon, tinama na natin ngayon ang ating terminal marking ng single phase na capacitor start motor. Okay, so lagyan natin ng overload.
para kumpleto. Okay. So, overload ito. Okay. Yan. Okay, so umpisa natin ngayong mag-wiring. Okay. Tapos ito. Unahin natin wiringan yung ating main winding. So padaan natin siya sa ating overload relay. Okay. Ngayon, ang gagawin natin dito dahil single phase ang ating motor pero triple ang ating overload relay. So, kung halimbawa tatlong heater ito, dapat i-loop natin ang dalawa para masiguro na mag, kasi kung merong mga klase ng overload relay na merong single phase protection. So kapag na-sense niya na ang isang linya nito ay hindi nag-supplyan, hindi ito uminit, ito ay kanyang ititrip. So para balanse ang dadaloy na kuryente sa kanyang mga heater, dapat i-loop natin ang ating isang linya para dumaan lahat sa heater ng overload relay. Okay? So, yan. Ngayon, ang neutral naman, itong kabilang terminal ng main winding natin, dahil ito naman ay nakapirmis, hindi naman natin kailangan baliktarin, hindi natin siya idadaan sa contacts ngayon ng ating sa ating contactor dahil kukulangin tayo ng contacts. So ilalabas na lang natin yung ating connection para sa U2 mula sa neutral. Yan. Ngayon so yun ngayon. Ngayon para mag-reverse ito, sa reverse naman, sa reverse na contactor naman, ganun pa rin ang ating connection. So kung ito yung phase natin dito sa U1, yun pa rin ang ating wiring. Kung nandito tayo sa reverse na contactor, so ang gagawin natin, paparallel lang natin ito. Para pag ito ang gumana, yun pa rin ang kanyang magiging connection. So, yan. So, alin man dito ang gumana, nakakabit pa rin sa phase ang ating U1 at ng ating main winding. Ngayon, dito sa ating auxiliary winding, dito tayo ngayon magbabaligtad ng ating supply. So, halimbawa, susupply natin ngayon ang ating B1. Okay? Mula sa line. Ngayon, ito namang Z2. Susupply natin mula sa neutral. Okay? So, mula sa neutral, natin ang Z2. Tapos, dito naman, pag nag-reverse, dapat mabaligtad ngayon. Itong V1 naman, V1, natin na dati ay galing sa phase, ngayon dapat ito magagaling ngayon sa neutral.
So gagawin natin dito, ito, lagyan natin ito ng literal, palalim natin ito. So yung V1 natin ngayon sa forward nakakabit tayo sa line, sa face. Ngayon pag nag-reverse tayo, dapat dito siya ngayon kukuha sa neutral. Okay, so dito siya ngayon kukuha para mabaligtad yung kanyang ikot. Yan. At ang Z2 naman na dati ay galing sa neutral, pag ni-reverse natin, dapat dito na siya sa face ngayon kukuha. Okay, so yung color ng wire disregard lang natin, at sa actual naman ay pwede natin gamitan ng magkaparehas na kulay. So ito ang ating QM1 certificator. Ito yung QM1, QM2 at OL1 overload delay natin. Ito lagyan natin ng grounding. Yung ating motor. Okay. Ngayon naman, buuin natin ang ating control circuit. So, ito yung ating current. Okay. So, lagay tayo ng line. Tapos, circuit breaker para sa control circuit. Then coil para sa auxiliary contact na normally close mula sa ating overload relay. Tapos stop button at forward button, push button. Ngayon normally close na interlock mula sa reverse, at coil para sa forward. Okay, so maglagay tayo dito ng holding contact sa ating push button mula sa ating forward na contactor. So KM1, yung S2 forward. Okay, yung KM2, yung QM2 at OL1. Tapos S1 stop. Okay, so natin ngayon, i-copy natin ito para sa ating reverse. Copy. So, highlight lang natin, tapos control C sa ating keyboard, tapos control V
para i-paste. So yan, nakaroon siya ng duplicate. Ngayon atin lang i-drag lang natin sa pisto. Okay, so ito ngayon magiging KM2, ating reverse na contactor. Ito yung interlock natin mula sa forward na contactor. Ito naman holding contact mula sa reverse contactor. At ang ating reverse push button is 3 reverse. Okay, and pukonnect natin. Okay, dito. And kabitan natin ng neutral. Okay, so ayan, buo na ang ating control circuit. So subukan natin i-simulate kung babaligtad yung ikot nito. Okay, so close natin yung ating, oops, ito dapat QM1. Okay, close. Close natin yung circuit breaker. Ngayon ito natin forward, ito yung reverse. Press natin yung forward push button. Okay, so umikot ng clockwise. Mandar yung ating na-close yung ating contactor. So hindi gagana ang reverse dahil naka-interlock sa KM1. Ngayon pag in-stop natin, i-reverse naman natin ngayon. Okay, so gumana yung KM2 reverse contactor. At makita natin nag-reverse ang ikot ngayon. So counterclockwise siya. Okay, so yan ang operation ng forward reverse na circuit ng single phase capacitor start motor. Okay, so overload, simulate. Okay, so open yung auxiliary contact, reset natin. Okay, so forward natin ulit. Okay, so yan ang, kung susundan natin ang kanyang wiring, so mula sa line, okay, pumasok dito sa overload, lumabas, pumunta sa U1. Okay, tapos ito namang neutral, pumasok sa U2. Okay, para sa main winding. Ngayon dito naman sa auxiliary, mula sa line pumasok tayo sa B1. Okay, tapos ang neutral naman pumasok sa Z2. Okay, so ito walang connection dito dahil open ang contactor. Ngayon pag nireverse natin yan, take note sa mga connection ng mga winding natin. So reverse. Okay, so dito open ang contactor, so walang dadaloy na kuryente. And dito tayo line. Okay, pumasok sa overload, tapos lumabas, pumasok sa U1 pa rin. Okay, so neutral, ganun pa rin. So walang nabago sa connection ng main winding. Dito ngayon sa auxiliary, okay, so yung ating line, mula sa line natin, pumasok siya ngayon sa Z2. So bumaligtad ngayon. At ito namang neutral natin, yung supply niya ngayon ay ang B1. So kabaligtaran dito sa forward. Okay, so yan ang sistema kung paano natin babaligtarin yung single phase capacitor start motor. So yan lang po ang
para sa tutorial natin na ito. Salamat sa panonood at abangan nyo po ang iba pa nating mga susunod na video tutorial.